Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo po ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapakatawan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinuman Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang lagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip,
kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, balangkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano, pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito, pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang makitang kahit galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkakahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay pinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat sa lahat ng kinauukulan. Iniuutos ko sa lahat kong sasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyo na kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyo, malapit na ang pagkawasak dito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. At huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kabigatian sa lupang ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bikag sa lakad ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabus
ng mga gentil hanggang sa matapos ang panahon na itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip ng mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanib at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito sa nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magagalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ayon sa ating Panginoong Jesus, magkakaroon dito sa lupa ng maraming digmaan. Maraming kalamidad ang mangyayari, magugulo ang buong daigdig. Bakit mangyayari ang lahat ng ito? Ito ay papayagan ng Panginoon na mangyari, digmaan, iba't ibang uri ng kalamidad, para sa ikapapahamak ng mga tao na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos bilang parusa. At ito rin ay papayagan ng Panginoon na mangyari para sa ikaliligtas ng mga tao na isinasagawa nila sa kanilang buhay ang kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, ang paalaala ng Panginoon, kung ayaw natin mapabilang sa mga kapahamakan na mangyayari at ibig natin maligtas sa lahat ng paraan habang nabubuhay tayo sa lupa, isagawa natin lagi-lagi ang kalooban ng Diyos. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa pamamagitan
ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumalik tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa. Ang ating tugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan. At tulungan mo kami na yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo.
upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan upang kami ay pagindapatin na paunlakan ng iyong tapat na pagmamakaw. Gawin mo na ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagginiw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kutsang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
sinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat
ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Magapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasamahan kita saan man magpunta. Minamahal kita.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagkaluuban mo ng pagsasanong sa iyong kagalakan ay lagi namang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pagkikinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming santungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsinang. Sa Iyo galing ang aming hirang na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kanugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay
nuestro Padre Jesús, Nazareno.